Hello guys, tulad ng pinalakot ko sa inyo, so nandito nga tayo ng sa sasakyan ng amo ko. Ito yung para mag-washing, okay? Ito yung pinakapaborito kong kagaw sa lahat ng mag-washing ng sasakyan. So, this is it. Pansit! So, una natin gagawin, syempre, yung pinakauna, mag-vacuum muna tayo. Yun yung pinakauna. Pero touchscreen naman to, eh. Hawak ko yung susi. So, magbubukas to pag touchscreen. So, diba? Ayan, so lagay muna natin dyan kasi kailangan natin mag-vacuum. Siyempre, para tiyak mo talagang malinis yung gawa mo, magdala ka ng ilaw, diba? Ayan, o. Oh. Sinusunan ko na ang pag-vacuum. Titsagaan nyo muna. Hindi ko alam saan pinalagay yung camera ko para makikita nyo ako ng buo. Tignan nyo na. So, pasilip-silip lang kayo. Bakit tayo dito. Inahin natin dito para makikita nyo tayo ng ilaw. Tapos, siyempre, kailangan ko talaga ng ilaw. May nakalimutan ako. Bago pala tayo mag-vacuum, siyempre kukunin natin yung carpet niya. Para ipapag natin sa labas. Siyempre, madaling matanggal. Kaya ka-selfie. Diba, madali lang. Hindi na kailangan mag-agal na sa vacuum. Yan. Ito yung hindi talaga ako sa ganitong trabaho. Lalapag ko muna ito yung sasahig para mag-crush ko. Nag-i-enjoy ako mag-washing ng sasakyan, guys. Ilan ko lang kung bakit sasakyan na lang kulang sa akin. Ito yung pangbili. Okay, ayan. Tapos na tayo dito sa likuran. Hindi naman kasi ganong madinito kasi 2 times a week po naman nililinito ng kasama ko ngayon na ako bumaba kasi nag-request yung amo ko kung bakit ba masyado ng marunong yung shield na ganyan na tabi ano daw na ginagawa ilan ko lang sabi ko baka sa ulan mo doon ka marunong doon muna ako sa kabila sa harap dyan lang muna yung video ha marunod lang kayo dyan. Natin kung matanggal ba yung dinis. Okay, doon naman ako sa kabilang part. Yes, kumuna. Para hindi sayang, diba? Sige, post ko. Ayun, unang steps, pag mag-washing ako ng sasakyan, inuuna ko yung mag-vacuum. Pangalawa naman, tinatanggal ko yung carpet, tapos kailangan ko siyang hugasan. Hugasan ko muna, kuha muna ako ng tubig, okay? Hintay lang kayo dyan. Ayun, una, pag-vacuum tayo sa loob. Tapos, tanggalin yung carpet, hugasan, para matuyo siya habang gumagawa pa tayo sa ibang bagay. Pagkatapos nun, sinusunod ko kaagad yung paglilinis sa loob. Pinupunasan ko. Gamit lang yung ano cloth, isang wet cloth, saka dry cloth. Hindi na ko gumagamit ng sabon. Paglilinis ako sa loob ng mga sasakyan. Plain water lang, basta kailangan alaga. Malinis ang tubig. Pusukin mo lang, babandawan mo. Tapos, unahin natin ang sa windshield lahat ng glass. Kung ba, hindi ko
Ayan yung tuturoy ko. Inuuna ko yung salamin, salamin. Kasi gusto natin yung salamin is talagang clear. Parang glass skin. Ito. Clear. Wala siya dapat na watermark. So, unahin talaga natin ang paggawa is... Aray! Wet. Tapos dry. Ang pangit na nga ng glass talaga. Ilang buwan ba ko nila kapag washing ito simula dumating yung kasama ko. Ano eh. Simula dumating yung kasama ko. Ganyan ako. Nanay na talaga mga glass. Kasi alam mo kung bakit yung glass kasi kailangan talaga makinipad na wala siyang ano, watermark. Ganyan talaga. Tapos dapat circular motion yung pakipunas natin sa glass. Ayan. Para yung dirt hindi nanikip. Circular. Doon naman tayo sa kabilang part. Yan, iikutin lang talaga natin lahat ng glass hanggang sa siguraduhin na natin na mapupunasan natin lahat. Okay? At tapos mapupunasan lahat ng glass, saka mapupunasan yung chair. Yung ibang part na yung sa loob ng sasakyan. Nauna ko talaga yung glass. Kasi yun yung pinakamasa lang sa lahat. Hindi mo pwedeng basta-basta ka lang magpunasan kasi yung watermark makikita mo talaga. Yun naman tayo sa kapila. Baba natin yan. Pasukin naman natin yung sa looban. Diba kasi malaking sasakyan ito eh. Pang family ito eh. So, punta tayo sa loob para malinisipin yung glass sa loob. Ayan. Tapos na tayo sa window, so ngayon yung kakawa naman. Pwede na doon yung upuan. Punasan natin yung upuan. Kasi may mga ano din yan eh. May mga dumi din yan. Alikabo. Kailangan natin tanggalin yan. Lalo na pag ano. Pag laging gamit na gamit yung sipon yun. Maraming alikabo yan. Sinicheck ko na lang yan siya, ginagamit ko yung light, tinitingnan ko. Pinaka-importante talaga yung bosa. Pagkita mo yung boss mo yun. Doon ko talaga pinapokus yung pag-alim sa Sara. Ito tayo Sara. Sinan natin ito.
limit. Aray, shit, sakit naman. Nasa yung ano ko, yung tuhod ko, shit, ang sakit. Ay, naku. Wala na ako ng lakas ah. Ano yung tuhod ko eh. Yan, kailangan mayonis ng manabela para hindi oily or sticky sa kamay ng amo mo. Yun talaga pinakamahalaga. Just lahat ng part ito, wala ng peekaboo. Yan, tapos banawan naman natin yung kamunas natin. Kailangan talaga laging binabanlawan para hindi marunin yung ito natin. Kailangan lagi tayong nagbabanlaw ng kamunas. Para lagi nang linis. Gawin natin ito paulit ulit sa lahat ng mga upuan. Kailangan linisin ng maigi. Yan, pati yung body din dito, linisin din ng maigi. Naman tayo sa kabila. So, kailangan talaga natin tapusin sa lahat ng part na wala tayong iwan. Patuloy tayo doon. Diyos ko na. So, ang gagawin naman natin is sa labas. Bago natin linisin yung labas, ang natin ginagawa is binabasa ko muna siya ng tubig buong part ng sasakyan. Kasi yung para naman yung ano, yung alikabok. Malalaglag, hindi dumidikit. Kasi pag dumidikit pa yung meron pa alikabok, pag punas mo niyan, magagasgas yung sasakyan. Kaya ganun ang technique ko. Minabasa ako, kuha muna ako ng maraming tubig. Tapos na tayo sa taas. Pwede ko na tayo sa baba. Ang una ko is dito naman tayo sa baril.
Thank you.
finishing stage na tayo. Kailangan natin patuyuin yung side. Kasi pag binubuksan natin yung pinto, may mga part kasi basal. Katulad dito. Sa side. Kailangan tuyo pa. Kaya. Para swabe. Yung pag-release. So finishing touches, bago ko tatapusin talaga itong pag video na to, itong pagwasyo ng sasakyan, bago ko talaga i-end. Lagi ko chine-check yung trabaho ko, dinidouble-check ko, si-check ko yung mirror, yung window, kung makintab na ba. Ganun talaga ako magtrabaho, chine-check ko siya para swabe yung performance, diba? O yan, tapos na tayo sa pag-dry. So ang next natin gagawin ko, ayan, so ibabalik na natin yung carpet na kanina. Hinugasan natin, di ba? Nilagay ko lang sa side para madali siyang matuyo. So ngayon, kasi tapos na tayo, so kailangan natin siyang ibalik. Pero syempre, check din muna natin yung carpet na to kung tuyo na talaga siya bago natin siya ilalagay sa sasakyan. Kasi alam kasi yung amo ko talaga pagdating sa paglilinis. Kailangan ito. Pero alam niyo, nasanay na ako eh. Kasi nagtrabaho na ako sa 3+2 years sa Singapore, almost 4 years sa Hong sa Malaysia, tapos dito 2 years 3 2 4 6, mag 8 years na ako nagtrabaho sa Chinese employer. So alam ko na talaga yung dalawa nila, alam ko na yung gusto nila, na alam ko na yung ayaw nila. Kaya ganun lang yun. Kaya hindi sila laging galit sa'yo, gawin mo lang yung trabaho niya na ayon sa kagustuhan nila. So, sige, salamat sa panonood sa aking video. Kita kids, love you. Mwah!